Magsitayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang ligid sa aming mga mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal na matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika.
tayo na po ang lahat. Anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, marinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan ang gagaling at kung saan napaparoon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano po mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guru pa naman kayo sa Israel at hindi nyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksiyan ang pinatotohanan namin. Ngunit kung hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, TV Maria, YouTube at Twitter, sa mga nasa ibang bansa nating mga kapatid, lahat kayo'y aming pinagdarasal sinasama dito sa Misa ng Quiapo. Pag tayo sumakay ng tricycle, nag-aantanda ng krus. Pag sumakay sa jeep, nag-aantanda ng krus. Pag sumakay sa bus, sa eroplano, nag-aantanda ng krus. Bakit ka nga ba nag-aantanda ng krus? Pag natatakot ka, antanda ng krus. Pag nasa exam ka na hindi mo alam ang sagot, nag-aantanda ka ng krus. Binigay ba ng Diyos yung sagot? Bakit ka ba nag-aantanda ng krus? Bakit ba tayo nagagaganyan? Ano ba ang ibig sabihin niyan? Bakit kailangan niyan? Ay alam naman ng Diyos. Ang buhay natin at ang mga dasal natin, bakit kailangan pang mag-antanda ka ng krus? Di ba? Minsan kakain ka, nag-antanda ka ng krus. Pag nakalimutan mo mag-antanda ng krus, pagkatapos mo naman kumain, mag-antanda ka rin ng krus. Lahat halos tayo ginagawa yun. Pag binuksan mo yung wallet mo, nag-aantanda ka ng krus. Lalo na kung lalabas yung laman. Amen. Bakit ka nag-aantanda ng krus? Bakit may sakit ka? Pupunta sa dialysis, pupunta sa doktor, magpapalaboratory ka, nag-aantanda ka ng krus. Bakit nga ba? Minsan natanong na ako diyan. At meron ako nabasa, meron isang pari daw, nag-aantanda lagi ng krus
At sumakay siya sa isang bus. Pagsakay niya sa bus, nagantanda ng krus. Tinignan siya nung hindi yata katoliko. Nagantanda na naman ng krus yung pare nung dumaan sa simbahan. Sabi kayo nung lalaki, bakit po ba kayo nag-aantanda ng krus? Bakit ba kayo lagi nagagaganyan? Kahit nga sa aeroplano eh, nagaganyan tayo. Kahit ako, nag-aantanda ng krus nung nasa aeroplano. Lalo na jug-jug-jug-jug-jug, ang dami kong krus. Nilalabas ko pa yung rosaryo ko. Minsan nga tumabi sa akin, ay, Father, hindi tayo babaksak. Ha? Bakit? May paring nagro-rosaryo. Sabi ko, bakit hindi kayo mag-rosaryo rin? Hindi na maibig sabihin ng rosaryo ay babaksak tayo. At least may nagdadasal sa amin. Eh, sama-sama tayong magdasal. Mamaya na lang, Father, sabi sa akin, nirosaryo ko sa aeroplano. Eh, talaga namang matalbog. Air pockets, sobra. Jug-j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 ug. Tinignan ko yung mga katabi ko, may rosaryo pala. Naglabasan yung rosaryo at dinadasal. Nagdadasal. Bakit ka magdadasal kung natatakot ka? Bakit ka mananalangin lang kung natatakot ka? Kaya ang Katoliko, kaya ikaw, nag-aantanda ka ng krus, hindi dahil natatakot ka. Bakit ka nag-aantanda ng krus? Sapagkat ke maganda, ke pangit, inuugnay mo ang buhay mo sa Panginoong Diyos. Kaya tayo nag-aantanda ng krus, sasakay sa dip. Oo, humingi tayo ng protection. Pag nag-e-exam tayo, oo, humingi tayo ng gabay. Pag may sakit tayo, oo, humingi tayo na pagpalain tayo. Pero anong pinakaugat nun? Na ang buhay ko, Panginoon, ang karamdaman ko, ang kinabukasan ko sa exam, inuugnay ko sa'yo. Hindi ko hinihiwalay, bumagsak man ako, may sakit man ako, hindi ko ihiwalay ang buhay ko sa'yo. Papasanin ko pa rin ang pagsunod sa'yo. Kaya nga po, nakapagtataka, maraming gusto maglingkod, pero ayaw magsakripisyo. Sa simbahan, ang daming gusto maglingkod, pero pang-outing lang. Gusto maglingkod kasi may kainan lang. Gusto maglingkod kasi mabibigkas yung pangalan niya sa pulpito. Naglilingkod tayo sapagkat inuugnay natin ang buhay natin sa Diyos at handa tayong katulad niya. Pasanin ang krus. Kaya importante sa atin yan. Patuloy tayong umuugnay sa Diyos. Patuloy natin binibigay ang sarili natin. At sa pagbibigay natin ng sarili natin, unang pagbasa natin ngayon mula sa mga gawa ng mga apostol. Ano sabi sa umpisa pa lang? Pinagpapala ng Diyos. At pag pinagpala ka, meron isang lalaki, Jose ang pangalan. Dahil pinagpala siya, ano ginawa niya? Binahagi niya ang kanyang pagpapala. Ano naging pangalan niya? Bernabe. Tinagurian siyang Bernabe. Bakit? Sapagkat binahagi niya, pinagbili niya kung ano meron siya at binahagi sa nangangailangan. Kung tatanungin ka, ilang beses ka na nagbahagi? At sa pagbabahagi mo, ikaw ay Bernabe. Pagbabae ka, Bernaba. Pwede na, no? Ilang beses ka nagbahagi? Ilang beses ka nagtumulong? Ilang beses na pagbukas mo ng wallet mo, kulang na nga, pero binahagi mo pa rin. Hindi ba Bernabe ka? Ikaw ay matulungin. Kaya isa pang kahulugan ng Bernabe ay matulungin. Isa pang kahulugan nun ay mabuting tao. Kaya maraming nagsisimba, marami tayong naririto, mga nag-ugnay ng sarili natin sa Diyos ay Bernabe. At marami ring taong naging Bernabe sa atin. Maraming tumutulong sa simpleng kape,
na may Milo. Paborito ko yun. Na may halo pa ko minsan tinapay. Alam nyo kasi dati, nandyan ako sa Caloocan naka-assign. Yung nagda-drive sa akin, may mabait na asawa, Bernaba. Pag sinabi kong pupunta ako ng Quiapo't magpapakumpisal at magmimisa, may baon ako lagi. Kape na may Milo at may pandesal pa na may palaman. Mga simple, pero bihira na yatang makita ang gayon. Mga simpleng kabutihan na hindi ko nakakalimutan. Ang kagandahang loob natin, tuloy nyo lang po, di man tayo gantihan ng pinagmagandang looban natin. Si Jesus Nazareno, ano sabi sa first reading? Siyang magpapala sa iyo. Kaya pagpatuloy natin inuugnay ang sarili natin sa Kanya, katulad din natin siya, nagbabahagi tayo. Sabi ko nga kanina sa inyo, gaano na karami ang tinulungan nyo. Hindi mo na mabibilang at hindi mo na maalala. Pero ang Diyos, naaalala ang lahat ng kabutihan mo. Kaya nga minsan sinabi niya, ultimo isang basong tubig na malamig na binigay mo sa iyong kapatid, hindi nakakalimutan ng Diyos. Gaano na ang tinulungan niyo? Gaano na ang binigyan ninyo? Gaano na ang pinalakas nyo ang loob? Gaano na? Maaring hindi mo na maaalala. Ang pagtulong ay hindi lang sa pamamagitan ng material. Ang gumalang ka, ang magpakumbaba ka, ang magbigay ka ng lakas ng loob sa mga nanghihina, ang pinagdarasal mo, lahat yan ay isang gawaing Kristiyano. Bernabe. Sabihin nyo nga, Bernabe, lakas nyo. Baka wala pa sa iyong pumupuri. Baka wala pa nagsasabi sa iyong mabuti kang tao. Baka wala sa iyo nakakakitang ika'y mabuti. Kaya magandang sabihin ngayon sa iyo ng katabi mo, Bernabe. At sino nagpapasabi nun? Si Jesus Nazareno. Pakisabi sa katabi nyo po, Bernabe. Bernabe. Huwag Barabas, ha? Bernabe. Maaring walang sumasabi sa iyo niyan. Maaring walang nagsasabi sa iyo at wala nakakakita ng hirap mo. Kasi tayo mga Pilipino, minsan ang luha at tinanakit natin, kinukubli natin sa ngiti. Pero sa Diyos, nakikita niya yan. Si Jesus Nazareno ang nagsasabi sa iyo ngayon, isa kang Bernabe. At dahil Bernabe ka, pagpapalain kita. Amen po ba? Isipin nyo yung mga tinulungan nyo. Isipin nyo rin yung mga taong walang utang na loob sa inyo. Pero patuloy kayong nagiging mabuti. Ikaw ay Bernabe. Isipin nyo yung sarili nyo na hindi humihingi ng kapalit ni sambitin ang pangalan nyo. Meron po ba sa inyo pag umiikot yung buslo rito? Yung collection? Meron po ba sa inyo rito nagsasabi sa collector, resibo nga? Wala. Saan nakatala yun? Sa puso ni Jesus Nazareno. Bernabe. Kayo po, tayo po ay Bernabe. Nagbabahagi ng hindi nangangailangan ng anumang pagkilala. Tuloy nyo po ang kabutihan ninyo. Tuloy nyo ang paglilingkod nyo sa poong Jesus Nazareno. Mga Bernabe. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu,
ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Ang itutugon po natin, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno, ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atinawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa nang may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim nating ilapit sa Diyos ang ating mga pasasalamat at mga kahilingan, lalo-lalo na sa mga may sakit. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, gayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inubig, nagbibigay lakas. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ipagkaloob mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay na iyong anak upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang pag-aayon ng Mesiyas, Ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahay ng sarili niyang buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharihan mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming obispo tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pahindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mabasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, ang Diyos na nagpapala sa atin. Mapalad tayo ngayong tinawag sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Namaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo, tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasa, hinati tinialay, buhay na ganap ang sakit, kaloob at pagsasalo, wala hanggan. Basbasa ng buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na sa mundo, sa pag-ibig ay ka.
inasag, hinati-tinialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalo walang hanggan. Marapatid sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa napi at kanlungan ng bayan mo sa Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasag, hinati, pinialay. Buhay na ganap ang sakit, kaloob at pagsasalo, walang hanggang. Announcement for recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter recollection mamayang gabi sa ganap ng ikapito dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose Dede, Obispo ng Ordanita, Pangasinan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit na iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan na iyong bigay at ng aming alay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako rin na noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tagilayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.